So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ni Mario Barrios kalaban si Abel Ramos, kung saan mga idol, ang ganda ng naging bakbakan. Pagdating ng round 2, pinabagsak ni Barrios si Ramos. Bagamat bumawi naman si Abel Ramos mga idol, pinagapang din ito si Barrios sa round 6 sa lona. At pagkatapos ng knockdown ni Barrios mga idol, talagang pinahirapan na siya ni Ramos sa bakbakan. Bagamat pagdating naman sa late rounds mga idol, nakabawi naman dito si Mario Barrios na siya ang nagbigay sa kanya ng kalamangan. Bagamat nauwi pa rin mga idol, sa split draw ang resulta ng laban. At napapaisip talaga tayo dito mga boss na kung si Manny Pacquiao ang kalaban sa galawan na to ni Barrios, posible talaga may kalalagyan ang WBC champion sa Pinoy legend. Samantala sa naging undercard naman mga idol, sa bakbakan ni Bros Carrington kalaban si Dana Colwell. Matagumpay po mga idol, nakuha ni Carrington ang panalo via lopsided unanimous decision. Sa naging laban nga mga idol, makikita natin na ibang level talaga si Carrington sa kalaban. 3-1 ang palitan ng suntok mga boss. Pinabagsak din ni Carrington si Colwell ng 2 beses sa lona, isa sa round 4 at isa sa round 8, na siya talaga ang nagpalamang sa kanya sa scorecards. At pagkatapos makuha ni Carrington mga idol ang panalo, ikaagad nito hinaman si Naoya Inoue sa bakbakan. Samantala, matapos nga po kamakailan lamang nanalo si Bam Rodriguez sa naging laban nito kontra kay Pedro Guevara, kung saan minalis niya lamang ito mga idol sa loob ng 3 rounds sa bakbakan. At kaagad naman po mga idol, hinamon ni Bam ang nag-iisang legend na lang sa 115 pounds na si Chocolatito. Bagamat sa paghamon dito ni Bam mga idol, inauwi naman ito sa batikos galing sa mga ilang boxing fans. Bakit daw lahat ng hinahamon ni Bam ay puro matatandang fighter sa kanyang division? Kaya tinatawag pa daw ng mga legend ang gusto makalaban ni Bam, hindi pa rin daw natin maikakaila mga idol na wala na sila sa kanilang mismong prime sa bakbakan. Wala na sila sa level kumpara kay Bam pagdating sa lakas at bilis sa laban. At isang boxer lang daw ang kinalaban ni Bam mga idol na sa prime nito sa bakbakan, ito nga si Sonny Edwards. Pero kahit tinalo man daw siya ni Bam mga idol, isang flyweight fighter daw si Edwards. At hindi naman ito isang 115 pounds. Marami naman daw dapat labanan si Bam na pwede nito patunayan ng kanyang sarili na isa talaga ito sa mga legit na elite fighter. Ito nga mga idol ang umakyat ng division sa bantamweight at labanan ng WBC bantamweight champion Junto Nakatani para masubukan daw talaga ang bagsik nito kontra sa tunay na halimaw sa bakbakan. Bagamat hindi man lang daw binanggit ni Bam mga idol ang pangalan ng Nakatani bilang kanyang potential na makakalaban sa kanyang next fight, maski daw mga idol ang dating unified champion na kadibisyon nito na si Fernando Daniel Martinez, hindi man lang kinall out ni Bam Rodriguez, simpleng umiiwas daw ito mga idol sa mga fighter kagaya ni Martinez na matibay sumalunong suntok at masipag bumato na malalakas na kamao sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po maglabas ng article ng Forbes na meron na daw negosyasyon sa bakbakan ni Teo Pimo Lopez Jr. kalaban si Devin Haney para sa mega fight nila na gaganapin sa 2025, pinabulaan na naman ito mga idol ni Teo Pimo ang balita na to. Hindi daw totoo ang rumors na to mga idol. Wala daw sila pinag-uusapan ng kampo ni Haney boy. Palagay lang daw ni Lopez mga idol, hype lang daw ng kampo ni Haney ang ganitong bagay. Nalabanan siya pero ang totoo ayaw naman talaga nila. Sa ngayon daw mga idol, priority daw ni Teo Pimo na lumaban sa welterweight kalaban sa Terence Crawford at Brian Norman Jr.